it that your heart desires. Desires. Kahit na lokong-loko mga Pinoy sa mga sedans tulad ng Toyota Vios, which is the best-selling car noong 2020, meron namang mga mas mura, mas maliit, kakaiba itsura tulad nito, Suzuki Desire. I'm your host, Stanley Chi, for the full review of the 2021 Suzuki Desire. Bago natin simulan ang reviewan, please like and subscribe to our Phil Coche YouTube channel. Click the bell icon para una kayo sa updates. Tandaan, Phil Coche is the number one car portal in the Philippines. At para naman updated kayo sa latest pricing ng mga sasakyan tulad nito at ng mga iba pang brands, no? Please check out Phil Coche's Car Guide. Just click the link sa description below. Ayan. Okay, simulan na natin ang turbuhan. I mean, ang review. Diyan tayo sa harap. Kung napapansin nyo, dahil ito yung sedan version ng Suzuki Swift, medyo magkamukha sila. Ang pagkakaiba rito, dahil facelifted version, mas malaki yung front grille. Tapos may chrome accent para dagdag swag. Tapos meron tayong multi-reflector halogen lamps at fog lamps dito. Yung hubog ng sasakyan nito may pagka Maserati Gran Turismo. Quarantine body nga lang. Pero okay na okay pa rin to. Sa makina natin, may 1.2-liter gasoline engine that produces 82 horsepower and 113 newton-meters of torque. Tapos ito, naka-4-cylinder ka na. Sa presyong to, 4 cylinders na, kaya murang-mura. Meron tayong 5-speed automated manual, which Suzuki calls the auto gear shift. Ano ibig sabihin ng auto gear shift? Ito, para malinaw at maintindihan ng lahat. Meron tong manual gearbox, tapos may electronic actuators para automatic pa rin. Ang advantage ito, magaan. Kapag magaan, ibig sabihin matipid sa gas. Sa sobrang tipid sa gas ito, city driving is 11 kilometers per liter ang nakuha namin. Sa highway, at an average speed of 90 kilometers per hour, ang nakuha namin is 22.5 kilometers per liter. Tipid, di ba? Sa gulong, meron tayong 15-inch V-spoke alloy wheels. Disc brakes sa harap, drum brakes sa likod. Okay lang yan kasi sa harap naman talaga nagdadala ng brakes. Hindi mo naman siguro pang kakarera to, di ba? Mga viewers, kayo na magsabi kung maganda yung mugs niya, ilagay nyo sa comment section. Side profile, wala masyadong character lines. Meron lang tatlo. 1, 2, 3. Pero yung signal lights niya integrated na sa side mirror, tapos electronically tumutupi rin. Wala masyadong kaartehan, simpleng-simple, pero malakas ang dating. At yung likuran niya, kita mo naman yung kurba ng likod. Parang puwet ng girl lalo na umbok na umbok at tayong-tayo. Sa likod, meron tayong chrome accent with the Suzuki logo. Meron tayong third brake light dito. Ang LED tail lights natin, mukhang Tetris blocks, kaya shoutout sa mga batang 90s sa inyo dyan. Wala itong camera, pero meron tayong sensors para hindi kayo mahirapan mag-park. Eh, sa liit ba naman ito? Mahihirapan pa ba kayo? Yung design nito sa likod, na nakaumbok yung puwet, eh, simpleng-simple, pero it complements the design sa harap. Sa likod, meron tayong 378 liters of trunk space. Kita nyo naman, kasi ang mga ilang bag dito, pero hindi natutupi yung likod na upuan, kaya hindi pwede yung mga mahabang lalagyan. Kasyang-kasya ang isang kagaya ko. Okay, dito tayo sa dashboard sa loob. Plastic siya, pero matibay. Sturdy pang matagalan. Tapos yung instrument cluster niya, yung gitnang electronic, yung dalawang gilid, analog, malinis. Very minimalistic at social lang datingan. Sa steering wheel natin, flat bottom. Urethane yung material, audio controls andito, ito naman sa Bluetooth controls, and nga pala, meron tayong one-touch lane changer para sa mga tamad pumindot. Sa gitna, meron tayong 7-inch infotainment system, pero wala tong Apple CarPlay and Android Auto. Okay lang yan kasi meron namang Bluetooth connectivity and navigation. Pwede kayong mag-Bluetoothan buong araw. Yung pihitan ng aircon niya, ito, manual, pero okay lang yan kasi mas maganda pag kinakapa mo. Sanay naman tayo sa kapaan, di ba? Meron tayong USB port tsaka accessory charger. Dalawa. 1, 2, 12 volts. Ang advantage ito, maraming lagayan. Merong bottle holder dito. Yan, kasha. Lagay mo yung cellphone mo dito. Yung cambio natin, sakto lang. Kung tutuusin, manual gearbox talaga to. Wala siyang peak. Kaya, pag huwag ka malilito sa pagpapark, neutral lang, tapos handbrake.
andali, di ba? Okay, ang gusto ko rito eh, may mga maliliit na mga lagayan. Pwedeng lagyan ng card dito, pwedeng lagyan ng pera, lagyan mo ng at kung ano-ano pa. Iupuan natin, smooth na smooth, black on black. Wala masyadong arte, simpleng-simple. May manual adjuster tayo sa upuan, pero may height adjuster. Importante yan para sa mga kagaya kung ang nasa height eh 5'6" pababa. Sana lang meron tong speed sensing door locks, pero sa presyo nito eh okay na rin. Huwag nyo lang makakalimutan mag-lock ng sasakyan. Sa likod, actually maluwag siya. Meron tayong cup holders, armrest, tapos ISOFIX, at ang importante rito, may aircon vents at lagayan dito ng mga iba't ibang cards or kung ano man ang gusto nyo ilagay dyan. Malamig ang aircon. Bago kayo mag-drive, eh, tapakan muna yung brake, tapos tsaka yung handbrake. Yan. Kasi wala itong park eh. Okay? Magaan yung steering wheel. Hindi ka mahihirapan mag-drive, no? Hindi ka naman magkakamasin pag nagda-drive ka nito. Magaan na magaan yung pagda-drive niya. Parang very responsive. Wala namang problema. The 82 horsepower isn't that much. Pero okay lang yan. Wala namang problema to. Hindi ka naman siguro haharurot pag dinadrive mo to, no? Hindi naman kasi to pang karera na sasakyan. City driving. Yung auto gear shift, kailangan timplahin mo. Pag alam mo nang magsishift kayo ng gears, kailangan iangat mo na yung silinyador para smooth na smooth yung pag-shift ninyo. Meron nga palang manual mode to para kung gusto mo ikaw yung talaga magsishift, eh, matitimpla mo para hindi ka kadyot ng kadyot. One of the best traits ng sasakyan nito is yung handling ng manibela kasi sinusunod nito yung input mo. Maganda yung feedback niya from the ground tsaka hindi ka mahihirapang ilusot tong sasakyan nito kung saan-saan. Yung suspension ng sasakyan nito, very comfy, magaan, hindi matigas, no? Saktong-sakto for 4 passengers. Komportable kayo dito. Pag umabot kayo ng 60 kilometers per hour, medyo maingay na siya. Pero okay lang yan kasi considering the price, eh, pwede na. Our Phil Coaches score for aesthetics, simple, walang halong arte, may pagka-unique at parang medyo chubby na Maserati. Ang score natin, 4 over 5! For practicality, maluwag ang likod, maraming storage spaces, matipid sa gas. So ang score namin, 4 over 5! Pagdating sa performance, sana yan lang yung auto gear shift. Pero ang pinaka-importante rito, hindi ka mabibitin. At saka, yung handling niya for a front-wheel drive is one of the best for a sedan na kagaya nito. So for performance, ang score niya dito, 4 over 5! For value for money, sobrang dami mong makukuha dito sa subcompact sedan nito. Tsaka yung presyo niya, lampas lang ng 700,000. Kaya ang score natin dito, 4.5 over 5. Teka, nakalimutan ko tumalon. Phil Coaches score, sobrang practical na sedan, ang ganda, tapos maluwag, matipid sa gas, ano pa hanapin mo? Mura pa. Ang score natin dito, 4 over 5. Isa ito sa mga pinakamurang subcompact sedans or small sedans in the market. Kasi mga kalaban nito, nasa 800,000 pesos pataas yung presyo. Ang presyo ng Suzuki Desire, 708,000 pesos. Bagay na bagay sa mga bibili pa lang ng mga bagong sasakyan, yung mga young professionals tulad ko. No? Kaya kung ikaw on a budget, I suggest you consider this Suzuki Desire. So there you have it. I'm your host, Stanley Chi, yung poging host ng Phil Coche, reminding everyone to please help us reach 300,000 subscribers by the end of 2021. So paano ba yan? Kita-kits sa next video. Bye! Op, wait lang. Sa mga ayaw subukan itong Suzuki Desire at mga ayaw bumili ito, alam nyo na ang kasagutan. Pangit ka! Che! Biyahing langit man o bad trip, lahat yan parte ng buhay sa manibela. Kapag alanganin, preno muna pero kapag sure ang usapan, arangkada na yan. From the latest releases to motoring related issues and everything in between, siguradong full throttle ang discussion. Ano man ang madaanan, minsan kakabig, minsan kakambyo pero hindi aatras. When driving is life, remember, shift happens. Ang newest video podcast dito sa Phil Coche. Abangan! Thanks for watching.
Don't forget to subscribe to PhilCoche, the country's number one online car portal.